name, take the name of the one who sent me. In fact, na lang pinapag-audisyon ko ni Pastor Cesar. Ibang-tweet ko sa akin. Nilagay ko sa five-star hotel, business class show, kung bakit. Akala ko, mawawala na ako. Kaganda mga naman. Nakakita na pa kayo ng polis, na may authority. Yung body din ako ganun pre. Naglalakad sa kanin. Yung sigla, may body din. Tagad siya. Hindi pwede hulit siya, wala siyang authority. Kaya lang yung polis, magsasabit na sa post na. When you are submissive, you gain more authority. Amen. This is what I learned from your experience. Kaya ang teaching ng Bible, maganda to. Huwag yung sasalo natin. Kaya dapat i-promote natin sa simbahan na ang submission to our leaders is our core values. Mahalaga to. Tinin nyo to. Pag kayo nag-jeepred, tingnan nyo ha, paano mangyayari kung walang submission na? Eh lahat ng member dapat mag-sell. Walang sumunod sa'yo, paano magagawa ang issue? Siyempre, magagawin yung issue, retraining. Normal na retraining eh. Tinanong ko yung isang kaibigan, taga-ako, isang isang kaibigan ko, taga-ako, pastor, you just simply don't know how our leadership constantly exposed us to leadership training para ma-upgrade kami. Alam niyo, simbahan kaya hindi umaangat. Ayaw na nila ng leadership training. Pag kayo gumawa ng vision, i-retrain mo dito po simbahan niyo para ma-develop nila yung tamang understanding ng visions na ito. Tanong, kaya paano kung ayaw din sumunod? Paano na kaya ko? Pero kung yan may core values na submission, sasabihin ng mga tao, makakabuti ito para sa atin, kung kahit kumutra. No, this is not a we trust the pastor. Because the pastor should not be his will. Pwede po ba? Sino po wala, bibilis ang gawain pag sumusunod ang mga tao. At bababaw, bababagal ang minister mo. Tignan ba kayo sulitin? Tignan nyo. Lalagay ka ng standard. Tanong mo, nagsasabit ba ang mga tao sa standard? You see, setting up a standard is one thing. And submitting to a standard is another thing. Amen. So mukha mo, mag-set up ka ng standard. Alam niyo mangyayari? Get ready for this. People will get out. Because people hate standard. They don't want to submit to that standard. Amen po ba? Panoorin mo sa airport, matakawa ka. Pag pumasok ka sa airport, iskan lahat. Ubat sa panos. Akala mo ako, pero because of that command that must be obeyed, it protects you. Tama ko ba? Minsan may gusto ka sa standard. Alam niyo po, pag ako nasa Amerika, grabe ko saan saan ka papapasok ko eh. May inaangin ako ito. Huwag yung sapatos, pagpasok, pati pundos, hindi na yung pinupulpos na si Papa Hicho. Sumasabot niyo pa. Bakit may pinapasabot? Kasi na nakakalusot yung mga tabi. Ayaw magsabot eh. Mga kapatid, mahal ko ba ang submission for the man? Subukan niyo magpatupad ng standard, ng plan sa simbahan. Ganun mo lang sumusunod. Mga pastor, sasakit ako. Kaya hindi yung mga pastor na gano'n ang kadalasan kalbo. Nakakalusot.
Siyento ako naniniwala dapat ibalik ang submission sa authority. Sa our forefathers. Amen? Ito pa. Number six. Commitment to God. Commitment to God. I am committed for time management. Nasa Amerika po, wala ng tao. Basta, hindi magiging effective at jitter dito. Kasi iba sa Pilipinas, iba sa Amerika. Alam mo, sa Amerika, mga tao dito busy. Sa Pilipinas, medyo hindi busy. Sabi ko, kaya kami lumago kasi wala kami magawa sa buhay namin. Yung layo sabi. At samantalang kayo, busy-busy, kaya hindi kayo lumalago. Ang ibig ko sabihin, sa katamaran natin, lumago kami. Sa dahil nang wala kami magawa, kaya kami lumago. Alam niyo po, pag ako nasa Amerika, ang tuwan-tuwa ako ng Beatles na. Alam niyo po ako bakit? Kasi nakita ko yung mga tao ko na mali-mali ang mindset. Ang trabaho ng pastor na tama ang mindset. Pastor, sa Pilipinas, di ba? Diyan sa Pilipinas, may katulong kayo. May tagal na baka, may tagalinis ng bahay, may tagalasa ng bata. Pero kami sa Amerika, pastor, kami naglalaba, kami naglilinis, kami nangyaya, kami nagtatrabaho, di ba dito na ako? So, ano yung sabihin? Di kayo magsasal kay Lord? Eh, pastor, di ba nga dito eh? Kaya mga church dito, hindi lumalago. Kasi yung iba dito, pastor, iba culture. Pero hindi yung di culture, iba values. Sabi ko, let's say this way. Alam diba, kung naglaba kayo, kinabukasan, may madumi ulit. Tama. So, kung inilisip mo, kaya ayaw mo mag-serve kasi may labahan ka, habang buhay ka ng hindi makakapag-serve. Kasi may labahan ka, araw-araw eh. Amen. Malibang pa kayo yung asawa ka, mukhaw, wala pa na labahan. In which I think, hindi mo gagawin. Kailan ka naglinis ng bahay na hindi dumumi? Alam mo ba kung bakit may washing machine? Ang washing machine kaya na-invento para maging sentinel ka. Tama po ba? Malalim na revelation na. Sabi ko sa mga Amerikano ng Pilipino, dinevelop nyo kasi yung excusiologist spirit nyo. Excusiologist, mga masters of excuses. Excuse lang naman lahat yan eh. Tingnan nyo ha. Bawal kayong pumasok sa Amerika eh. Pinasok nyo eh. Nakagawa kayo ng paraan eh. Tama? Nakapapastron. TNT kayo, wala kayong dokumento. Ngayon, American citizen ka na eh. Walang naging hadlang. Tama, Pasko. Pagdating buka, tol ang dala mo eh. Ngayon, may bahay ka na, may kutsi ka na. Nagawan mo lahat ng paraan. Magsasempro ka na, hindi mo daw ng paraan. Di ba sa excuse niya, di ba? Eh, kung talagang hindi ka tatablan, eh, ito na lang gagawin ko. Ipag-pray na lang kita. Salamat po, Pastor. Panginoon, sunugin mo ng bahay. Lahat ng dalim. At wala na kong hadlang sa kanyang pabili ko sa akin. Ang ganda prayer, di ba? Panginoon, tanggalan mo na ulit siya ng trabaho. Yung magiging homeless yan. At muli ka na naman niyang maaalala. Nung sinabi ko po yung nag-iyakan ng mga Pilipino na talaga, sabi ko sa kanila, ako nila, utang na loob. Natauhan sila. Bakit? Yan ba ang sasabihin mo sa Diyos? Wala ako tayo. No? Wala ka. Sa paggamit ng time. Yung pinakaunong ginawa, pinanaman ko sila, meron kayong 168 hours
Tingnan niyo mga kapatid, sa mga 24 hours a day, 168 hours. Sa 24 hours ng Sunday, hindi mo sa 24 hours. Walang oras na trabaho. Ilan ang matitira? 16. Matulog ka ng 6 na oras, pero matitira. 10. I-date mo yung asawa mo isang oras, pero matitira. 9. Isama mo yung anak mo ng isang oras, pero matitira. 8. Paglinis ka ng bahay ng 2 oras, pero matitira. O, napangalun. Eh, sasakit pa ako na sa akin. Napawasan ko ng 2 oras. Hindi pa matitira. O, ano pa gano'n? Sige. O, wala ko. Hindi mo sabi. Hindi mo masabi mamamasyal. Masisira ka. Hindi mo masabi manalood ng TV. Masisira ka. Hindi mo masabi magpe-Facebook. Masisira ka. O, ano gagawin mo? Siyempre, siyempre mo. Ay, mahalagang priority kinari. Eh, tanda ko, nakatulog ka na, nakapagtrabaho ka na, nag-spend temperance sa wife mo, sa anak mo, nakabiyahe ka na. Tapos na lang ang trabaho. Anong gagawin mo sa 4 oras? Yung 4 na oras na yan, yan ang tinitingnan ng Diyos ay. Kung may 4 na oras kayo, sabi, araw-araw, 4 na 7, pwede. Amen? 4 na oras, kaya kung may marginalize niya. Kaya ano, ano sabi mo? Busy. Walang time? No. Wala ka lang value sa time management. You have to bring this to your people. Paano kung tuturo ng multiplication? Walang time. Paano kung mag-train? Walang time. Paano kung ilalagay sa cell? Walang time. Paano yung gagalaw sa kingdom? Walang time. Pero ng values na pinipin sa time, hindi mo naman. Amen. Alam nyo, kailangan natin mga pastor, dapat magkaroon tayo ng pasiwas ng mga excuses. Tama po ba? Tama. Amen. Sabi nyo sa mga businessman, tsaka mga, alam nyo, may kwento ko tuloy ko lang yung story. It happened about 6 years ago. Pero isang matandang nagsisipa sa simbahan. Ito po yung isa sa pinakamalit sa ulo. Super talaga. Tumawag sa akin, madaling araw, pastor, yung pinuhin mo members, nasa ospital, pastor. Nasa ospital ngayon, pastor. Nagre-request, bisitahin mo siya. Sabi ko, nalaman pa ako. Ito yung pag-isukuro ng pinuhin mo. Nalaman ko, nakatakot pala sa pasyon. Ang nakatakot ka pa, matay. Sabi ko naman po, pastor, yun. Gusto ko daw nakakawin siya. Tinignan ko po ang harap ay tinaboy mo ba? Labas yung dila, nakangiwin, yung kamay ng ganun. Sabi ko, what a pitiful situation. Kawawa na po ako. Pagamang kasama ko sa kanya sa tigas ng ulo, parang bumait ako sa kanya ng oras. Naawa ako. Sabi ko, ay, pag-uwi mo na natutulong ako ngayon ng Panginoon. Alam mo sa akin, umiyak. Sabi sa akin, ay po, gusto ko na kong siyang kayo. Ano na ba yung isip ko? Ano? Kung kailan ka na? Pastor, ang dami kong pagkukulang kayo. Na-realize ko, tinatawag ako nito. Pupatay ako nito. Pastor, pag-pray mo ako, mag-serve na ako kayo. Hindi
maalala ang Diyos. Pag tumba na, ay may langit nga pala. May Lord nga pala. Sabi nung asa ni Lord, ingat ka, baka itumba ka ni Lord. Huwakan mo yung katabi mo. Diba sariwang sariwa? Habang sariwa pa ako, magbibot ka na kay Lord. Alam niyo diba sa inyo, wala namang pakilama, kukunin na lang ni Lord eh. Sabi ko, wala namang pungkoto. Kaya eh, kasi tutumba na lang eh. Bakit? Wala namang dahilan para pamabuhay eh. Sino gusto magkira mo ng extension? Uy, marami itong 50 years o laba. Magmumong kaya kasi, gusto nyo ng extension? Bigyan nyo ng dahilan. You want more time? For what? Ano po nung sinabi ka sa Amerika? Nung sa Church Palos in New Jersey, mga excusiologists yun. 120, ngayon nasa 600 na sila. Nagkagal yung mga wrong value systems sa isip. Natuwa ko dahil sa Amerika po, nag-set up kami ng isang model sa LA, isang model sa Virginia, isang model sa New Jersey, at saka isang model sa Texas. Mga Jito Jones, sabi nila, dito mag-work sa US. Sabi ko, sa nakasabi nila din ang ulo, kaya ay mga model. It can happen everywhere. It doesn't work because you are not your people. Pag walang tamang value system, walang strategy na mag-work sa ulo. Pero pag may tama ng value system, kaya mo strategy. Amen po ba? It's a matter to find out the superior strategy. Yung matindi ang result. Yung nangangatawa na ang Espiritu. Kaya nga pala yung si Brando, yung mga member, yung estudyante, walang time. Yung businessman, walang time. Yung mga professional, walang time. O sino makikita sa mga member? Sino pa may time? Yung wife mo, walang tao. Eh, sino pa natito na? Si pastor na ako, sige, hope you're ready. May natututunan ba tayo, mga kapatid? Amen. Para sa akin, mga kapatid, ibalik natin ang importance ng time. Amen po ba? Amen. Dapat turuan natin sila mag-invest ng kanilang time. Tama po ba? Alam mo, isa sa na-observe ko, yung mga tao parang galit na galit sa Pepsod training. Oh, pero alam niyo, ang Pepsod training, it only lasts for only 12 to 14 months. Pag-iksi lang pala. Minsan kung aahal yung mga tao, kinontrol ko sila by telling this. Local din ako. Ito ang kwento ko sa inyo po. Ilang taon ba bago maging isang doktor? Sa pag-aahal, ilang taon? Ilan? 10? No. Kasi pag 10, high school graduate ka pala. No? Kasi 10, 6, tsaka 4, 10. Hindi ka pa pwede mag-doktor. Ilang taon? 24. Mga 20 plus. 24, 24. Sa loob ng 20 plus, you have to wake up early. Tama. You have to do your assignment, to do your research. Tama. You have to review, you have to pass the exam. Grabe lang, 24, 22 years. Nakawa mo yun. Then on the last year ng pag-aaral mo, kukuha ka ng board exam. Tama? Mag-review ka talaga ng board exam. At ipapasa mo yan. Bakit? Mag-uha mag isang doktor. Tama na rin. Imagine mo yung pinagdaanan mo ng hirap na yun. Tiniis mo yung luto, tiniis mo yung buya, tiniis mo yung lahat, tiniis mo, matapos mo na. Ilang taon? 24. Then, tama? After 4 years, nag-practice ng doktor. In a matter of 1, yung tuwa na, yung doktor na to, namatay after 1 day. Tama? Namatay.
sini mah mau katanya wanit. Kagak gelapin pada merunya doya be. Bakat nace nak sedente koce kena bukasan katanya. Eto boleh nak pengino nak aisyah minggu nama cia. At least nama wanwi. Du mungkin sahaja. Church po namin, the blessed ako naging values na namin ito.
Pag may yung ginagawa ko ng mga leaders na bawa, nag-invite siya. Tulungan sa kanila. Ay, ganito na yan. Tawag dyan, pre-encounter. Ah, oh. Ito, ito. Ah, post-encounter. Ah, talaga, oh. Yung pre-encounter, hinahanda ka para sa encounter mo. Alam mo, pagka-encounter mo, post-encounter. Ah, dami, no? Dito, ito, ito, ito. Ito, tawag dyan, S-O-N-1. Ano yung ibig sabihin? Ah, yun yung dinidevelop yung foundation of faith. Ah, ito. Ang tawag dyan, S-O-N-2. Preparation of self-leadership ability. S-O-N-3 yan yan. Ah, yun yung pag-develop yung leadership mo lalo. Itong school of leaders, pang S-O, pang leadership. Ah, akin ba? O sige, uwi ka na. Uwi ka na. Kasi mag-train pa ako. Hindi. Eh, hindi ka naman kasama eh. Hindi ka kasama dito, kami lang to. Ikaw lang ang hindi ganito. Alam niyo po yung mukha ng pagdumating. Sabi nga, everybody is in the dream. Nakaka-insip yun pag pumasok ka sa church ko, ikaw ang hindi nito. Kaya sasabihin mo sa puso mo, kasama ka po dyan. Bakit? Nakita niya sa buong simbaha, lahat ng titrain, siya lang hindi. Sa simbahan natin, lahat hindi, siya lang ata ang titrain. Tama. Tama. Because hindi nga natin ba yung system eh. Sa time pa lang, wala. Number 7. Life-long relationship. Life-long relationship. Kung kayo po ay nasa Makati at kayo nasa Ortigas, pati hindi po yung church worker. Yung church worker, doon kasi po, yung lipatan ng mga miyembro, pati hindi. Oo, ganun po. May, yung mga church yung dulo F, ulaan yung mga na yun, ha? Yung dulo F. Ha? Ano kaya yung F na yun? Basta kayo lang mag-isip. Maraming F doon eh. Basta yung dulo F, puro F yun. Bakit hindi po po? Sa kawalan ng values sa loob ng simbahan ng lifelong relationship, ang mga tao sa simbahan naglilipatan lang sa simbahan. Kaya yung isang Epton, tuwan-tuwa sa kanyang paglago, hindi niya alam, majority are transferring. Tuwing dumalago sila, may umiiyak na maliit na simbahan. Di ba, isa kayo doon sa umiiyak? Buti na lang, wala sa inyong mga membro na lumipat doon, amen. Isa, maraming pastor na nalulukot at susunod sa akin. Pastor, nakaka-bad trip. Yun ito, may bad trip. Bad trip ako na, pastor. Bili mo, pastor, yung membro ko talaga, kung lumipat lang sa kanila, baka talaga na meron. Simula na turo ko ng G12 na yan. Alam niyo, may tanong ako. Ano madali? Change life or change church? Ano mas madali? Huwag niyo sabihin yung dapat gawin, yung ginagawa, okay? Ano madali gawin ng tao? Change life or change church? Kaya pastor, kaya ito mga pastor, hindi nila ino-open yung mga members, baka mag-change church. Sino sa inyo willing mag-offend? Ubus na yung grupo. Pare, iba ang value system ng mga Christian ngayon. Pare, yung sila. Hindi na sila ngayon pang lifelong relationship. Puso ngayon ang spiritual divorce. Huwag lang tayo makasundot, hiwalay na tayo. Kaya kita niyo nga ang mga ugali ng mga Christians sa church, pwede ba akong mag-recommend sa inyo, tignan nyo ito, mag-sabi kayo. May mati-discover kayo sa mga church niyo na sina ang church niyo, yan ang kanyang pang-apat na simbahan o pangatlo. Unless you really evangelize, then that is their first choice. I discovered this. Nako, isang kaibigan kong pastor na sikat dyan sa Quezon City.
nagpalakay ng Diyos. Ang laki. Malungkot po siya ngayon dahil lahat ng miyembro niya hinigot ng mga F na yun. Malungkot siya. Sabi ng pastor, nag-transfer. Sabi ko, bakit nag-transfer? Kasi pastor, nagturo na ako ng maka-offense na. Kapatid, pag hindi nyo tinuruan ang church ninyo ng values ng lifelong relationship, kumanda kayo sa Exodus. Amen. Maniwala kayo. Masin ang mawawala sa Exodus. Tingnan nyo po. Explain nyo ito. Ganito. Nung nanganak ang nanay mo, alam mo ba na siya ang nanay mo? Hindi. Wala kang pinipiling nanay kung bata ka. Tama? Nung nagmulat ang iyong kamalayan, nakita mo yung mukha ng nanay mo. Amen? Don't you know that the most beautiful person in your eyes is the face of your mother? Amen? The most beautiful face ng isang tatay ay nasa mukha ng tatay. Kailan mo inisip na umalis sa tatay at tatay? Hanggang sa malaki ka, mayroong built-in value system that this is for a lifelong relationship. Bakit pagdating sa spiritual life, parang tayo nang imilin ng nanay at tatay na? Tama. At parang ang daling iwanan ng mga espiritual na kahanan tayo. Bakit? Hindi na ho binibig yung values ng spiritual relationship. Naging consumerism ang simbahan. Nagkaroon ng consumer mentality ng mga Christians na kapag mag-i-stay lang sila sa church, hanggat namimit nila yung aking consumer needs. But they are not there for a lifelong relationship. Lahat kayo may nanay at tatay. When was the last time na hindi ka pinagalitan ng nanay mo? Di ba yung mga bata ka lagi sinasabi, ako nakikita, ako nasisisi, nalanglangin may kasalanan ko na. Nagising sa umaga, sa mga nangusal. Kinakata ng mga bata yan. Pero lumayas pa siya? Hindi. Sa simbahan, normal yung correction. Normal yung review. Amen. Amen. Eh kaya lang pag tayo kinorek, review. Lumayas sa church for others. Babalikin ba yung mga member? Walang mamalaki. Ito yung member na ang ngayon ng church, man. Nandun niya si Piolo, eh. Yama. Meron ba kayo mga tipo na artista sa church niya? May mga basketball player. Kaya kami nga naman sa'yo. Yung pastor sa church ng isang yan, hindi naman sila gano'n kayo. Pero tulungan kayo toon yung sa simbahan natin. They get out being so proud that they meet their spiritual family thinking that they will get better. No. Hahabulin pa rin sila ng buhay pagbabago. Because what you need is not to change your church. You need to change the family. Sino siya ito ipopromote sa simbahan ninyo? Mahalaga sa atin ang lifelong relationship. Sabi ko, one day, parang impact dito sa akin, yung mag-cheater po, sabi ko sa church, mga kapatid, I will commit my life to this church for the next 60 years. Nag-commit ako ng 60 years sa church ko. Alam pa ka ng mga miyembro. Basta mong ginahanas, hindi na. Sa totoo lang po, pala ko na naman sa Amerika, dahil may nag-iimpress, basta dito ako sa Pasto. Basta 2000 years, siguro magpapasto dito. Ina,
Facebook, wah, pasto sa akin. Hindi ako dito. Meron ako blind ng relationship sa church. Nung sinabi ko mag-i-stay ako sa church ng 60 years, yung mga pinsa ko yung 12 ko, sa ko isa sila, pastor, nakakagisay na pastor, 60 years. Pastor, nagsama-sama ko, we just want to tell you, let's grow all together. Grabe, niiyak ako. Ang sarap makadinig ng mga tao sa sasabihin sa iyo, let's grow all together. Bang managahalan ito. Alam niyo, pinapagalitan ko yung leaders ko. Kino-offer ko ng leaders. Wala na nalas. Why? Because they have a right of the DNA of the matters. This is for lifelong relations. Kaya ang simbahan, lalago, kasi walang umakalis. Yung simbahan natin, konting tampo lang. Amen? Yung drummer, pagalitan mo, hindi naman the drums. Yung pianista, ma-open mo, hindi naman papiano. Mga sabi niya. Mabuti pa siya ito, wala na. Sino dito rin naman dapat ibalik ang value sa simbahan natin? Ang sabi mo sa katabi mo, habang buhay kita ang makakasama. O yung asawa ko yung sinasabi ito, ha? Lifelong niya. Amen. Kung sino man natututunan, mga kapatid, ikaw po ng values na ito, wala na sa simbahan. Pagalahin mo, magsisakrum ka, mga kapatid, ngayong aking sermon ngayon, haleluya. Next month, wala na. Bakit asa sila? Wala na. Try lang kung ano. Tinipan ka lang pala. Ano palagay niyo sa akin? Ice cream? Flavor of the month. Alam niyo po, doon sa naman na yun, sa banda kong tigas, may flavor of the month ko. Kung sino matamis, puno ko. Pag kumain, nilipad na naman sa kapila. Kaya kaya rin po sa tigas, obserbahan niyo. Lalago dito, bilipa dito na, bilipa na. Pero nawala na rin ako dito naman. Nag-iiyaka na to. Paano yung building namin? Paano yung mortgage namin? Change! Gagod mo yung mga tao. Sabi ko lang dito na rin. Because people have no values for life, no point. Sabi mo sa akin, walang iwala. Yan ang mga pangako natin ang pinakasal tayo, ano? For sickness and in health. Diba? For richer or for poorer. Amen? Till death, utang, yung sabi ang utang. Set us apart. Mga kapatid, sino sa inyo kaya habang buhay metodista? Kaya, baka ritual ko dito, lipat ako sa F. Sino sa inyo nagkukumit habang buhay ka ng Metodista? Lifelong eh. Nakukumit ang pamplano mata dito. Sino sa inyo handa sa oration? Amen. Sa review? Amen. Sa teaching? Amen. Sa admission? Bakit gano'n ang simbahan? Nakausap ko si Pastor Bosco, sabi niya sabi, Pastor Bosco, Pastor Bosco, sabi niya, Pastor, tinutok ko yung mga membro, mga tao mga doon, pag-iibay pa pala simbahan niya, hindi ko naman membro ko yung mga yan. Kausap ko si Peter Tant, si kausap ko si Stigler, Pastor ng BCA. Meron silang church niya sa Shangri-La, tinanggal nila sila sa bahay. Yung na pastor, kinamata ko. 4 weeks lang, naging 800 ang birthday ko. Sabi sa akin, Steve, siguro about 8 years ago. Sinakulit, bakit? Naging 800 ang birthday ko. Yung pitong Diyos sa simbahan, patay. Nagaliliw. Kinikop eh. Why? People's values are not there. I'm sure. Parito tayo eh. Parito tayo sa picture. Pastor, doon tayo din yung artista. Ano, doon tayo ang gagaling. Wala kayo, consumer mentality. Alam niyo ako, pinanganak ako. Nakita ko maraming magandang bahay. Pero pagka
know all my own mother to help my house. No, you understand? Without the church, you didn't want to see my family, but see my father, and you may training ako. Ganun ba? Hindi, ano?
pa ako. Alam niyo ang bakit? We don't love training. Nasa Bible ba ang ibibig? May tanong ako sa pastor. Pastor, are you a preacher or you are a leader? Pag kayo ng G12, matinding transition tayo yung mga pastor. Isa sa pinakamabigat na transition na ginawa ng pastor ng G12. From being a preacher, you will become an equiper. And sad to say, hindi lang ang pastor equiper. We are more on preaching, not on equiper. Sino pastor ang you love? Pag ang pastor mahilig sa training, matataka ako, sino ang mahilig sa training? Pag ang pastor ayaw mag-train, ayaw din ako. Kasi na-acquire nila yung DNA. Can I share this simple facts na nakumakawang mga relations? We discover that majority of the Philippine pastors don't know how to run a Philippine track. They don't know how to process the people to process a training. Pag binigyan mo sila ng manual, akala nila ang training ubusan ng manual. So pag nakuha nila, kaya kita ni mga pastor, pag umatin ng seminar, kung may cheat ng seminar, ang unang hinahanap, may manual. Sir, there is no magic in the mouse. Kaya makaraming pastor, pag nakakuha ng seminar, gusto i-uwi yung gripo. Yung manual na yun, gripo lang yan. Pag nakaralan nyo pa, kayo may nakakunik pala sa loob. Bago mo i-uwi yung gripo, hindi niya nakita, may system pa ng tubo sa loob yun. Amen? Inuwi mo yung system, puro tubo, binuksan mo, walang lumalabas. Kasi yun, nakakulit dapat sa tangke. So inuwi mo yung tangke, binuksan mo, wala pa rin. Kasi yun, yung tangke, dapat may tubig. Are you listening? Yung gripo, para may lumabas na tubig, may sistema sa loob at may tubig sa tangke. So kung gusto mong iwi yung gripo, dalhin mo yung sistema at saka yung tubig. Mga pastor, bago nyo iwi yung manual, gripo lang yan.
Kaintindihan mo ba? Tingin mo ang pastor sa kanilang mga bahay, puro gribo. Hindi alam gamitin eh. Amen? Gusto ko nandito eh. Mga punta doon sa bookstore eh. Magkano? Sale, gripo. Ganyan mo, ha? Gripo lang yun. You have to find out how to use those mga. Kaya tayo, mga tao, hindi sila nai-excite sa training. Kasi, binibigyan mo lang sila ng gripo, eh. Na kahit ang pihit nila, bakit mo na? Ginawa ko naman lahat. Hindi o, binuksan mo lang. Bakit walang lumalabas? Wala akong tulong, system sa mo. Binagyan mo na ng system, wala pa rin. Wala akong espiritu, yung tubig. Tubig, espiritu, tubo, system. Gripo, action. Pag nagtulong-tulong ang banal na espiritu at ang sistema at ang iyong gawa, may lalabas na resulta. Amen. Training is so important. Nakapunta na ba kayo sa training na walang kabuhay-buhay? Para ngayon, walang kabuhay-buhay. Hindi ba siya tinutunan niya, pero ayaw na ito. Bakit? We try to do it correctly. Gusto natin patutunan talaga. Number 10 or number 9. I am a leader of you. I am a leader of 12 disciples. Yan. May nagtanong po sa akin, isang pinuso kong pastor. Alam niyo po, ang dami ko pong nakaharap sa loob ng limang taong pagpapastor ng Jeep. Ang dami, ito ba naman ang tanong sa akin, pastor, I don't believe on your G12. Sabi ko, ano yung takot mo? Sabi ko, pastor, kulang ko ha. Pwede yung mga kailangan ako tayo. Taka tumana ko ang dugo. Bakit ka naman na ba? Eh, tinuturoan mo kami ng G12. Hindi naman biblical yan eh. Ay, sabi ko, paano yung nasabi? May 12 ba si Peter sa Bible na kasulat? Ay, wala po. Wala po nabasa. May 12 ba si Matthew? Nabasa mo meron? Wala. Meron bang nakasulat na si John ay may 12? Ay, wala akong nakasulat. Eh, wala na nakasulat. Ano po kami pinipilit mag-disciple ng 12? Teka po, nasa dalawin po. May nakasulat po ba na si Pedro ay walang 12? Wala. Nakasulat ba si Matthew ay walang 12? Wala rin. Nakasulat ba na si John ay walang 12? Wala. Eh, wala rin naman parang nakasulat na wala rin. Walang meron. If the Bible is silent, you have to be quiet yourself. Pero nakasulat ba na si Jesus ay may 12? Sabi niya, pero, hindi si Jesus ang gayaan natin, huwag si John, huwag si Peter, ang ginaya ko po, just like Jesus. If you follow Jesus' Father, you will never go wrong. Huwag mo naman akong pagalitan kung mga disciple ako ng 12. Biblical yun. Saan mo nakakita na si Jesus may disciple na isa? Meron? Wala. Meron. Dwayne. Ikaw lang ang gumawa ng isa. Saan mo natutunan yan? Lumalabas na siya ang hindi biblical. I am a leader of the disciples. It's biblical. Ano kaya kung lahat ng membro ng simbahan? Meron pala isang daang membro, lahat naniniwala. I am a leader of 12 disciples. Automatic, sa next year, 1,200 members more. Amen. Amen. I am a leader of... Bahala na ko. Kaya, ilan member mo? Bahala na.
Sino po ito willing mag-develop ng 12 disciples niya? Throughout lifetime, ang lifetime. Pwede ba ito? Pwede mo yan. Number 10. Huwag niyong akalit ko na ito, I'm born to multiply. 12 disciples. Number 10. I will help to fulfill my church goal. I will help to fulfill my church goal. Sa madaling salita, bilang isang Kristiyano, tutulong ako na ma-fulfill ang simbahan ko ang goal. Halimbawa ko, may goal ang church na mag-produce ng 100 cells sa loob ng isang taon. Sino ito willing to mulo? Sabi ng pastor, this year, meron tayong goal. We will produce 50 cells. Sino gustong sumama? Wala. Patay na. What will happen to a church kung ang lahat ng members kasama sa values niya yung tumulong mag-accomplish ng goals ng simbahan? Amen? Kung ang goal ng simbahan mag-produce ng senator, ng congress, tutulong ka ba? Kung ang goal ng simbahan mag-develop ng influence sa community, tutulong ka ba? Kasama po sa values natin na ayun na. Number 11. Okay? Now, before I say this, yung pagtulong sa simbahan, parang hirap po ang mga Christian, tingnan ko. Sa pagtulong na ito, let's pray together. Yan ang nga mga tulong. Ah, tama, sabi sila, let's pray together. Let's pray together. Number 2, let's work together. Yan, ganyan po yan. Then number 3, let's pay together. Okay, ito na yung na kayo ng mga ano. Yung pray, madali yan. Amen. Yung work, medyo mahirap na yan. And yung let's pay. Pastor, sabi sa mga member dyan ito, your prayer is good, but you need cash. Paano gagalaw ang simbahan kung puro pray? Nang walang pera. Tama? Paano gagalaw ang simbahan kung puro work? Nang walang no. We want to have to accomplish the goal of the church. We will pray, we will work, and we will pray. Amen. Number 11. I want to see my church grow. Value system natin. Lahat ng members natin, pahalagahan nila dapat ito. Gusto kong makita ang simbahan ko na lumalago. Ang gandang tingnan. Tama? Iba ho yun. Gusto kong makita yung simbahan ko. Gusto kong makita yung church ko. Ano ba kung gusto mo kita sa church? Ilong-ilong yung muna nakikita yun. Sino gusto niyo makita sa simbahan? Yung lumalago. Iba yun. And because of that, you will help. You will pray, you will work, and you will pray. Amen? Last and final number 12. Young people are in trouble for this generation. Young people are important for this generation. Panahon na ang bawat simbahan natin, binibigyan natin ng pagpapahalaga yung mga kabataan. Ang simbahan wala ng kabataan, in a matter of year, magiging mawawala ng kabataan. I believe young people must be always at the forefront of the movement ng bawat simbahan. Para sa akin po, ang pag-asa natin talaga dito, yung mga youth. Meron ba bang youth ngayon na gusto mong kasama ng pastor? Sa inyo ba yan? Meron yung pabakyan mo, pero meron ka sa mga asawa mo, pastor eh. Bihira na rin makakita ng babae na mga may dalaga ba dito? Kasi yung dalaga, may dalaga ba? May dalaga? Pero pati yung dalaga, prayer niyo mga asawa ng pastor. Sino rin yung dalaga, tapos yung mga yun? Gusto mo kasama? Uy, tatlo. Pero dito wala. Tapa. Gusto mo kasama, pastor? Hindi, magkasawa ka ng pastor, gusto mo. Sira ako.
Mau dito sin gusto mag-asawa ng pastor kasi. Isa, dalawa, tatlo. Meron ba? Tatlo lang, tatlo lang. Pero po sa dinami-dami natin, tatlo lang yung gusto mag-asawa. Tatlo lang po dito ang nag-suicide ng 20 pesos. Sister, huwag mo sirayan ang buhay mo. Masip ka muna. Malalit ang buti. Sa totoo lang mga kapatid, pag hindi natin nilagaan ang mga kapataan, wala na akong mga marap maging maso. Wala na akong mga marap maging senador, congressman, mayor, governor, ha? Wala na akong mga marap bilhin ang yaman ng FEC. Alam na gusto ko, one day Pilipino ang humawa ng people in their minds. Ito siya nagawa na yung mga young people natin. Bigyan niyo ng vision ng mga young people. Kaya sa Gideon po, ang mga young people are very important. Sa church po namin, sabi, ito ang mga huwag sabi sa akin ng pastor ko kay Bili, ako pinapastor. Ba't ka ng pastor sa young people? Wala mga pera yan. Magugutom ka dyan. Alam niyo po, lahat ng sinabi sa akin ng pastor, hindi ko pinaniwalaan. After few years, lahat ng sinabi nila, confirm. Tapos wala ka pera talaga. Ang opening nila, laging maingay. Kailan pa na hindi tumahimik. Grabe, ang dami ang opening konti. Sabi sa akin, o alam, itigyan mo na ngayon. Alam niyo po, tama mo yung mga pastor. Hindi ako, ayaw kinakot ng pastor sa iyo, hindi po kasi ako ng pera. Pero alam niyo po, nag-pray ko dito, dito ba talaga? Eh kasi mo yung mga kaibigan mo, pastor, huwag daw eh. Pero sabi ko sa akin, ang pastor, eh, alam mo natutunan ko, hindi ko pinakigyan yung pastor, pinakigyan ko ang pastor. Tuloy-tuloy, nag-pastor ako sa iyo. Did you know that I learned out of my experience? Totoo, I conclude, na ang youth ay walang yaman, walang pera, pero natutunan mo, sila mismo ang kayamanan. Wala silang pera sapagkat sila mismo ang kayamanan. Grabe, nag-graduate na yung mga yan. Doon akin na grabe, nag-address. Isang young people na inalagaan, nakaperpet ako pa ng papakain. Nagluluto ako ng mismo para makahain ko. Sa Dinas, nagpapakain ko lang. Nakatulang nagpunta ng London, naging art yung maman. Pagbalik po, nagpunta sa simbahan ko, gusto niyo. Kaya yung makita ko ng tangalingan, sige ka na lang tayo. Sana tayo, dinalaw ako sa Prime Minister Hotel. Sabi ko, dito tayo makain? Gusto, maalala mo ba ng bata ako? Sabi, bakit ano ba naalala? Iiyak na huli. Miss ko lang kasama. Miss, iiyak. Ganun ako kapahan, gusto, kahit ka rin wala ka dito, kahit wala ka dito. Sabi ko, nakisipin niya, gusto, hindi ko lang may dadaan ko sa'yo. Kumain kami sa Prime Minister. Sabi ko po sa dito, pagkakain po, magbubun, may sobre. Mas po, pinato ko ang mga bago yung sobre. Pare, libong doon niya. Sabi ko, wala itong pera, pero siya mismo ang kayamanan. Alam mo, ang dami kong experience sa mga bata. Ako po ngayon ay 22 years ng pastor sa gitna ng university. Hindi ako lang pinagpala. Mga kapatid, sino sa inyo kasama ninyong pinahalaga ang kapatid? Dito po ako magbawakas. Mukhang ang simbahan natin ngayon ay nagkakaboy na ng kabataan. Kailangan po natin i-renew ang wineskin ng mga church para bumalik ang kabataan.
sa mga. Amen? At naniniwala po ako pag naibalik natin itong mga value system sa church natin, gawin niyo po yung vision. Effective. Ulit ito, ano ang una? Values o strategy? Values must come first and then the strategy. Pag inuna niyo ang strategy na wala mong values, it will not work. Ganito gawin niyo po. Yung value system na yan, masterin ninyo. Hindi mo i-disciple at get po sa value system na yan until they acquire it in your life so that the next generation will be mastered to the next generation of value system. I tell you, lilipas ang panahon, pero yung value system na tama na yan, hindi yung mga malay. Then, we can become successful in fulfilling this vision. Amen? Kailangan pa natin ang Panginoon at tayo yung mga lang. Salamat ako sa tanghali nito. I-bless mo po ang natutunan at binigay mo sa amin mga core values na aming papahalagahan para sa ikalalago at ibubuhay ng aming mga iglesia. Samahan mo ang bawat isa na ito ay maging DNA, may stop list sa bawat puso ng mga pastor ng kanyang may bayan pamilya sa buo ng kanyang mga disciple. Pagpalain mo sila and gawin mo kaming carrier ng values na ito. Gawin mo kaming keeper ng values na ito. At umaasa kami, Panginoon, ang spirit ng visions na ito ay kapag namanagi sa aming simbahan, magaganap ang layunin. Pagpalain mo ang bawat pastor na nag-establish ngayon ng core values, help them, Lord, to utilize and use it for the glory of your name. Today, we thank you and we honor you in Jesus' name. Amen. God bless you. Okay, thank you very much, Bishop. Sandali lang po. Okay, mga alis. Ito ang mag-picture thinking muna tayo bago tayo lumabas. Nandito na yung ating photographer, mawala na dyan pagkakataon na magkaroon ng solid picture, especially pagsama natin ang ating Bishop Uriel pa. So, okay, pupunta tayo dito sa gabing harapan. Siguro pwede na yun.